Ayan, magandang araw mga paps, mga cools, mga guys. Ayun, kung napanood nyo yung unboxing natin nito, nandoon lahat ng details, yung mga features nito. Panoorin nyo rin para magka-idea rin kayo kung ano ang mga magandang features nito. So bago ang lahat, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe ha, yung mga baguhan dyan. Siya nga pala guys, mga paps, mga calls, ang video na ito ay overview na ng ating installation nito. Kasi para mabilis tayo, kasi marami pa tayong videos na i-edit na i-upload. Abangan nyo lang. So, naka-detalye naman dito paano natin ginawa. Sa model natin guys, dito nakakabit ang cigarette port na 12 volts. So, dyan natin sinaksak ang ating cigarette lighter charger na bagong bili, na mayroon feature na quick charge 3, kung saan kung ang inyong cellphone ay mayroong quick charge option o feature, pag sinaksak nyo siya dyan sa may green na USB port, automatic mag-detect yung phone nyo na quick charge. Kung sa charger pa niyan, mayroon yung turbo charge. Yun ang latest ngayon. Pero sa atin ngayon, ang available lang na feature is quick charge 3. So kung magsaksak ka guys dito banda sa may ordinary USB, dito sa tatlo na yan, 1, 2, 3, yan ordinary USB port yan. Yung green na yan, yun ang quick charge port ng USB. Yun ang mas mabilis mag-charge. Ito ordinary charging yung tatlo. So ito mayroon siyang tatlong cigarette port, cigarette lighter port. Yung isa ginamit natin sa dashcam. Yung dalawa reserva naman kung ano naman saksak natin dyan. Yan. Tapos dito na natin dinaan guys sa ilalim. Yan. Sa ilalim ng dashboard. Yan. Tinali na lang natin siya dyan. Dito. Sa kanilalim ng drawer niya. Dashboard drawer. Oops. Yan. Tapos, lusot dito. Lusot dito sa may ano, trunk. Lever. Trunk lever ba yun? Sa hood pala. Hood lever. Dito ang wire. Tapos, nilusot na natin siya rito. Sa may gilid. Nilusot na siya dyan. Dito na sa ilalim. Tapos, labas na siya rito. Sa gilid. So, hindi na siya naiipit. Ganyan pag ayos ng aking car charger, USB charger. Eh, importante yun guys kasi nagre-record minsan tayo sa tayo nalulungan. So, malinis siya dito sa ibabaw. Wala siyang nakapatong ng mga ano-ano. Dito mas maganda. Hindi siya nasasagi o nag-storbo. Mag-charge ka, mabilis, nasa baba lang. Malapit dito sa card drawer. Ayan, sa ilalim niya. So, yan guys. Siya nga pala guys, mga paps, mga calls, ang ginamit natin dito na pangdikit, ang inuna natin i-try is double-sided foam tape. Sa kamalasang palad, nung kinabit natin siya, nahuhulog siya, hindi kaya ng double-sided tape hawakan ang bigat nito, pati ang adapter ng ating dashcam. So ginawa natin guys, hindi tayo naggamit tayo ng stick glue. Yung stick glue na yan pinahid na natin dito sa plastic ng
nitong ano sa ating sasakyan. Tapos itong itong double-sided tape, hindi na natin tinanggal. Pinatungan na lang natin siya ng stick glue rin para doon na magkapit ang stick glue. Tapos pag iniinit natin siya uli, diretso na siya dikit dito sa plastic nito ng ating anong tawag dito, so, sa sasakyan. So anytime na mag tanggalin natin to, kung nagputok man ng fuse nito, kasi may fuse ito dito sa ilalim guys, sa ibabaw nito, kung nakikita nyo sa ating review, unboxing, mayroon siyang sariling fuse na tabunan itong double-sided foam tape. So anytime na magputok yon, tatanggalin natin yung double-sided tape lang kasi mas madaling tanggalin. Tapos maglagay tayo uli ng double-sided tape, idikit uli dito sa double-sided tape na rin kasi malakas naman ang hawak niyan. So yun lang guys, kasi kung parihan na yan nakadikit sa stick glue, mahirapan tayong tanggalin yan kasi mas makapit ang stick glue. Kaya ganun na ang ginawa natin guys. So, ito guys, tinanggalan natin ang drawer para kitang-kita nyo talaga saan dumadaan ang wire natin. Yan, nakatali yan siya dyan banda. Tapos nilusot natin dito sa likod, paakyat sa taas. Lulusot na lang natin dito sa bandang taas ng drawer. Yung mga sobrang wire niya, binalukos na lang natin sa loob. Isa pang picture pala nito guys, mga paps, sa ating cigarette port. Itong display niya sa battery voltage. Yan, kung makikita nyo, may voltage yan. Okay, hindi na makita masyado. Tingnan natin, paanan natin yun. Masyadong maliwanag. Yan. So, yan, nakikita nyo. 11.9 volts na. Ang tagal na ito, hindi naka-under. Paandarin ko nga ito. So, yan. Focus natin, masyado maliwanag. Side view natin, hindi rin makikita. And basta ang purpose niyan guys is display yan ng battery voltage. So additional feature niya yan para mamonitor natin yung voltage natin, pati charging ng battery or may problema ba ang ating charger alternator. Dahil natin makikita pag maanda siya, hindi siya nagbabago, may problema na. So ayan. So kung sino man dyan na nanonood ngayon na hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe, like and share ng sa ating channel para ma-notify po kayo sa ating mga bagong videos. Guys, salamat po.